Dito nga daw mahirapan ang Lakers against the Wolves ayon dito kay LeBron James na mismo. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay talakayan muna natin ang napakalaking balita ng team ng Atlanta Hawks patungkol nga dito sa kanilang roster. Ayon kay Kevin O'Connor mga idol, sinabi nga doon ng ownership na ito ngang Atlanta Hawks sa kanilang front office na meron silang green light or approval na gawin ang kahit ano nilang gustong gawin patungkol nga sa roster ng Atlanta Hawks kasama nga daw ang pagte-trade dito kay Trae Young. Yan mga idol ang napakalaking balita patungkol nga dito sa organisasyon ng Atlanta Hawks. Kaya naman, inaasahan ng lahat including ako mga idol na talaga namang crazy trades ang mangyayari dito nga sa kanilang team. Well, yan ay right after a disappointing season na ito ang team ng Atlanta kahit kinuha na nila itong si Dejounte Murray na kanilang ang inaasahan na magbibigay sa kanila ng malaking boost. At dito na nga rin sa trade na ito ay inaasahan nila na magiging championship contending sila after nung 2021 ay umabot nga sila sa Eastern Conference Finals. Pero after a year of disappointment mga idol ay parang agarang sumuko ang ownership na itong Atlanta kasi sinabi, go! Trade nyo kahit sino, basta tayo'y magiging championship contending team. So talaga namang mga idol, nakakagulat na balita, napakaliit nata ng patience, ng pasensya na itong ownership ng Atlanta Hawks at talagang ite-trade ang kanilang ang franchise player, superstar na si Trae Young. At ngayon nga mga idol ay pag-usapan na natin ang sinabi ni LeBron James na problema na itong ang LA Lakers dito nga sa Minnesota Timberwolves sa kanilang play-in matchup. Well, ayon sa interview nito ni LeBron, they are preparing na nga daw dito sa kanilang matchup against sa Minnesota Timberwolves. Naghahanda na nga daw sila na parang playoffs at magiging ready na nga daw sila sa kanilang actual na pag-aarap. Pero nilinaw niya na medyo iba nga daw ang circumstance ngayon dahil onting panahon lang ang naibigay sa kanila para makapag-prepare dito sa kanilang one-game play-in tournament. Pero ang magandang araw dito sa kanilang sitwasyon ay hindi na nila kinakailangan mag-travel pa dahil home court advantage ang meron sila. Pero hindi daw dapat ito magdulot sa Lakers team na sila'y maging komportable na. Kumbaga mag-relax at magpabaya na. They have to stay on edge nga raw at maging handa para sa kanilang play-in game. At nang matanong nga si LeBron kung ano ba nga daw ang challenge na binibigay sa kanila ng Minnesota o problema sa kanilang depensa, ay sinabi nga neto ni LBJ na like any other team, may challenge nga daw talaga sa pagdi-defend dito sa Timberwolves. Lalo na nga daw kung meron kang mga player gagaya nila Karl Anthony Towns at Anthony Edwards mga idol na kayang-kaya nga daw umiscore ng 40 point each sa isang laban. Etong dalawang player ngang daw ito mga idol can single-handedly magbigay ng iba't ibang pressure sa iyong depensa tapos samahan pa nga daw ni Mike Conley sa point guard position na talaga namang napakataas ng IQ, napakamatalinong point guard at talagang subok na subok na nga daw sa playoffs, ready at parang biyasang-biyasa na sa mga pressure games. Yan nga mga idol ang sinabi ni LeBron James na maaaring problemang kaharapin ng LA Lakers laban nga dito sa Minnesota Timberwolves. Itong kanilang tatlong player na si Kat, si Ant at si Conley. Yan mga idol ay kahit na wala itong sila mga Daniels pati na rin si Rudy Gobert. So kitang kita natin dito mga idol no, pagbibigay respeto ni LBJ sa kanilang kalaban kahit medyo kulang nga at malaking bungi ang meron sa kanilang team. At yan naman din talaga mga idol ang dapat na gawin. Isa pa rin itong professional basketball league at talaga namang may mga weapons pa rin sila offensively na kaya ngang pahirapan ang team ng LA Lakers. Kagaya na lamang ng mga nabanggit ni LeBron James. Kaya nga't magandang marinig para sa mga Lakers fans na itong kanilang superstar ay hindi nga nagre-relax at talagang mukhang lock-in na sa kanilang play-in tournament bukas.